Muli, maligayang kapistahan po ng Nuestra Señora de la Peregrina. Palakpakan natin ang Panginoon sa biyaya ng ating patrona, lalo na sa mga secular Franciscans. Viva Nuestra Señora de la Peregrina! Viva! Ang pagdiriwang po natin ngayon sa imaheng ito, ito po'y original image po na dumating, no? Dito galing pa yan sa Espanya, no? Noong 1732, no? Ang mga unang Franciscano na dumating dito ay 1577. Then 200 years later, another expedition, bangka, barko galing sa Espanya from 1731 of August, at dumating halos isang taon ng July 11, no, 1732. Kaya ngayon ay ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 290 years ng image na ito. No, tingnan mo yan. Tagal-tagal na pala ng image na ito. Kaya tinatawag ito the miraculous image of Nuestra Señora de la Peregrina. Milagro din sa pagkakalakpakan natin ang Panginoon, no? At sapagkat itong birhing ito ang siyang gabay sa galyon, sa bangka, sa barko na sinakyan ni Fray Jose Santa Elia, pinsan ni Paelia. Joke lang ako. Hindi ata nag-get. Anyway, Santa Elia ang apelido niya. Kaya sabi ko mukhang malapit sa Paelia. Ano? Yun ang praile na kasama doon sa bangka at kaya hindi nalunod yung bangka. No? At ito yung ang image na dala-dala nila sa bangkang yun na halos isang taon nagbiyahe. 1731 ng Agosto dumating sa Pilipinas ng almost 11 months ng July 11, 1132, no? At naalala ko, sabi pagdating pala, wala pa namang simbahan dito, no? Ay nilagay daw doon sa St. James sa Luneta at nadinala, tumagal siya doon sa San Fernando de Tilao sa Paco, no? Paco ba 'yon? Oo. Yung mga lugar na 'yan, mga simbahan namin 'yan ng mga sinaunang Franciscano, no? Kaya yung San Fernando de Tilao, Franciscan po kami po, yung mga naka-brown kalahi, no? Kapatid po namin 'yan, mga Franciscano ang tumayo, nagpatayo ng simbahang yaon ng San Fernando de Tilao. Ngayon ay naibigay na sa diocese or sa archdiocese of Manila. No, kahit itong Loreto, no, Our Lady of Loreto Parish, it is originally built and founded by the Franciscans, no? Kaya yan ay sa mga Franciscano din yan. Ito talaga ay after 50 years, no, from 1732 doon sa San Fernando de Tilao, yung image na yan ay nilipat dito na around 1783, no? At nilipat dito sa ating, at nilagay daw dyan, gitna pa raw yun, no? Sa gitna pa, no? At kasi nilipat din dito ang seat ng ang mga secular Franciscans. Ang secular Franciscans, ng Third Order Franciscans, ay doon muna ang kanilang office or main office sa San Fernando de Tilao, no? Tapos nilipat dito, no, sa kaya nagkaroon ng dalawang simbahan kasi gumawa sila ng kubol at ilang tahanan ng mga, pero Franciscan naman yung lahat, no? Kaya hindi, huwag kayong malito kasi parang amin lahat yun noon, no, sa Loreto at saka dito. Nagtayo lang sila ng maliit na kubol at simbahan, kapilya, at kung saan inilagay ang itong imahin po kasi ito po ang patron na Marian patron ng mga Third Order Franciscans. Yun po ang kasaysayan ng ating mga. Kaya lamang, minsan napunta daw yan sa gilid
at mindang nawala, no, kung nasaan napunta. Oh, at pero nung dumating daw si Father Willie Benito, sino ba 'yon? 'Yon ay ibinalik niya ang imaheng ito na nakatago lang doon sa laundry, doon sa aming labahan, no, doon sa gilid, no? Nakalimutan kasi ang kasaysayan. Mahirap na 'yon kapag nakalimot ka ng kasaysayan ng imahe. Ngayon, mabuti may noong nananaliksik, no? At napag-aralan mabuti at nakita na meron pala itong napaka lumang magandang kasaysayan na pwede nating ipagdiwang, no? Ipagdiwang natin. At marami pala noon, no? May nakikita ako mga pictures ng mga devotees of Our Lady of Pilgrims. Sa English, Our Lady of Pilgrims ito. Anyway, ano naman kaya ang pwede nating mapapagnilayan at matutunan sa ating pinagdiriwang ngayon? Yung title po, napakarami pong title si Mama Mary. But those titles are supposed to be something to look up to. No? A kind of model. There is and there should be no other reason kung bakit naglagay tayo ng title at hindi natin ito, no, matutunan at mapagnilayan at maisabuhay. Yan po ang reason ng ating pagiging deboto kay Namahal na Birhen. And in this particular title, Nuestra Señora de la Peregrina, ito ay biblical real story of Mary. Nung siya ay immediately after the Annunciation, when she became the mother, she said, "You will become the mother of Jesus." Kinaumagahan, kinalaunan, nagmamadali siya, sabi na, at naglakbay, no? Pilgrim, no? Naglakbay. So the story, yun ang naglakbay at bumisita sa kanyang si Pinsang Elizabeth. Yan po ang ating, kaya yung kanyang damit at para siyang may tungkod at parang yung peregrino, no? Pilgrims, no? Nag-journey, naglalakad, no? Papuntang Judea. Pang Judea ay from mababa, pataas yan, no? Yan, nilakad. Siguro meron naman siyang karaban, no? Siguro naglakad ang ating mahal na Birhen Maria. Pero the first reflection ko diyan ay isipin mo yan, no? God through an angel Gabriel announced that Mary will become the mother of Jesus. Pwede naman siyang, "Oh, pagawan niyo ako ng magandang bahay dito. Ako mama ng Diyos, no? Ako ang magiging ina, no? O bigyan niyo ako ng mga magagandang sasakyan diyan, no? Bigyan niyo ako ng palasyo, no?" Ang naisip niya kaagad, ano? Bumisita. To journey, to walk, and journey to reach out to her cousin Elizabeth na 6 months na nabuntis. Kaya yung Our Lady of Pilgrims sinasabi sa atin that Mary's encounter with the Lord immediately made her walk, no, and act and share Jesus to her cousin Elizabeth. Kaya maganda talaga, Gaudete Sunday ito, kasi ito nga, Mary, filled with joy, could not contain that joy within, but she has to share that joy by showing, visiting, and walking, and reaching out to her cousin Elizabeth, for love of her cousin Elizabeth. So, ito yung una nating mapulot, no? Kaya yung pag sinasabing pilgrim, isipin natin na napakasimple, naglakad po siya. O siguro sumakay din siya ng pakunti-kunti ng kaniyang
ng caravan, no, na may nagdala sa kanya papunta doon sa Judea, Juda, at para mabisita ang ating ang kanyang pinsang sa Elizabeth. But first we can learn, no, parang sinasabi sa atin, if we have devotion to the Lord, that should immediately call us to love our neighbors. Parang two sides of the same coin. Hindi pwedeng mag-devotion ka lang pero wala kang kawang gawa. No? Kaya para baka sobra ka ng devotion, you are a hypocrite kapag hindi ka gumagawa. Kasi tingnan mo si Mama Mary, example niya, upon hearing that she will become the mother of the Lord, immediately she walked, no, and visited her cousin, no. So pangalawa, another, when you look at this image, a very simple image, no, a very simple image ni Mama Mary, hindi yung medyo maraming mga ano tawag na to, mga gold o ano-ano bitbit niya. No, ito ay napakasimpleng image. Pilgrim. Kaya ito ay patron ng mga secular Franciscan sapagkat simpleng Maria. No? Isipin mo naman, maglalakad ka papunta, isang araw ka maglalakad, no? Hanggang kinaumagahan ka maglalakad, hindi mo na kailangan maraming bitbit, no? O baka magagandang, magagarang, mabibigat na damit, no? Kailangan yan, simple, no? Kaya, another value of Mama Mary, no? As a pilgrim mother, pilgrim virgin, is a life of simplicity. No? Simple. Anong ibig sabihin? Anong bibitbitin mo lang? Anong binibitbit ng ating Mama Mary noon? Jesus in her womb. Diba? Bago lang sinabi sa kanya, you will be the mother of our Lord Jesus Christ. No? And so, immediately naglakad siya. So, nang hula, buntis na. Naglihi na si Maria. Bitbit niya. Nang hulugan, she has to walk as a pilgrim. And she would not bring any other things, no? Wala nang dalang ano pang dalhin ko dito sa bag ko, isang maletang malaki, no? Oh. Kundi tungkod lang. At yan, siguro may tubig siguro yung kanyang tungkod doon, mainom-inom niya, no? At simpleng damit para maglakad siya. At ang mahalaga sa isang pilgrim is to bring Jesus with you. No? Reminder yan sa mga missionaries. No? Kami mga, pag kami o magmi-mission, minsan, ang dami-dami namin mga luggages, mga bags. No? No? Pero siguro, a reminder, hindi sa dami ng mga bags ang bibitbitin natin. Ang mahalaga ay bitbit mo ang Panginoon. No? Alam niyo sa yung word pilgrimage, di ba may nagpipilgrimage ba kayo sa Holy Land? Nagpipilgrimage ba kayo sa mga Marian pilgrimage sa Europe, sa Fatima, sa Lourdes, no? Pag sinabing pilgrim, iba ka sa tourist. Yung tourist, you will seek comfort. No, kailangan 5-star hotel, first class ka, business class ka. Pero pag nag-join ka ng pilgrimage, huwag kang maghanap ng comfort. No, kasi pilgrim ka eh. Yun na nga, pilgrim, simple. No? Ang mahalaga sa iyo ay mapabanal ang iyong paglalakbay. Okay. Ang pangatlo siguro nating mapagnilayan, at nabanggit na ito sa mga nakalagaang mga reflection natin, no? Napagaganda po yung, kung meron mang magandang Marian title for synodality, no? Ang tumpak na title, no? Sabi, dapat i-suggest natin sa mga obispo ang Marian title for Synodal Church is Nuestra Señora de la Peregrina.
Bakit? No? Yung sinhudos means the journey. Naglalakad, journey together. O di, nagpipilgrim to the journey. So, no other beautiful, exact fitting image, no? For a synodal church, a church, the journey, no? Is Nuestra Señora de la Peregrina. No? Kaya napakaganda, no? Sana ito ang ating modelo din, nag-remind sa atin that as a church Christian community, no? We have someone who will walk with us. As we grow in our faith, as we grow in holiness, we have Mama Mary who is promising to walk, no, to journey. No? So imagine the journey that she made going to visit her cousin Elizabeth. So she will also journey with us in the growth of our faith and in the building of a beautiful, a loving community, a community of communion, of participation and mission. So may Our Lady of Pilgrims truly be with us and guide us and lead us to Jesus, no? Especially as we celebrate the coming of the Lord this Christmas. Tumayo po tayong lahat.